So we'll be serving kamote juice. So that you will have a very comfortable time while listening to our guest speaker. Okay, so magandang hapon sa inyo lahat. Welcome to the first of a series of talks on the topic, on the theme, no, which we chose as crop science in a rapidly changing environment. And the seminar committee of the crop science cluster decided to focus on this particular theme, not only to highlight the damaging effects of climate change on agriculture, but also on the importance of research on crops, crop science research, in terms of alleviating or mitigating some of the effects of this climate change. Okay, we have identified three speakers this after December of this year, and we're happy to have this afternoon an expert, you know, from EIDB, the Environment Research and Research and Development Bureau, who will be talking about something which is very dear to us, and very dear to us. So we have Mount McKinley as the topic of the talk, and she will be dealing with some of the vulnerability issues, you know, as far as Mount McKinley is concerned, and hopefully also talk about the implications to local agriculture. Okay. So, may I request Ms. Agrippina Rasco to introduce our speaker today. Good afternoon. Siguro maganda if you could come closer para yung mga late sila yung salito. Yes, ma'am. Anyway, I was happy this afternoon to introduce our speaker. Sabi nila mas kilala ko raw siya. Pag sister mo ba ang isang tao, kilala mo ba siya? Ang ganun na nangyari. Anyway, let me introduce her, my sister. She's a science research specialist too at the ERDB. And she studied while in college, she majored in BE, minored in extracurricular activities. That was my impression. This is how I'm sa varsity. She's a volleyball and coach on UP volleyball varsity. Anyway, ang totoo niya, siya ay graduate ng agronomy. The same building. Bachelor's of Science in agronomy. And she also took a Master's of Environment and Natural Resources Management as graduate study from UP Open University. She also studied first Master's in Forest Major in Environmental Science at Araneta de la Sal University. And then she took some courses with the University of Philippines, Units in Geographic Information System, Remote Sensing in Modern Surveying. Also, the courses in Generic Processes and Requirements in Climate Change Adaptation and Climate Risk Management toward Inclusive and Sustainable Agriculture and Rural Development sa UP Open University. And marami namang nakalist na work experience niya, but she's from 1997 to 2015, she worked with the Hydrology Section of the Forest Ecosystem Research Division, doing watershed and hydrology research. She also did telemetry of watershed variables, studying on the biophysical assessment of critical watersheds. And more recently, she's doing work in urban ecosystems. She's working with the Urban Ecosystem Research Division of ERDB, doing the ecosystems perspective to land use and zoning of dense urban areas. And among her
Well, she did a lot of trainings, courses, workshops, seminars, about 50 listed here. Pero kung po, babasahin ko lahat. Ubus nga kasi nasanagod yata nakalista dito. Anyway, let me just confuse some of our accomplishments. Yung mga related dito sa ating work, topic for this afternoon. She did completed researches on San Cristobal River Basin Project. Siya yung project leader. Telemetering of hydrologic and meteorologic parameters. Alam niyo ba yung telemetering? Telemetering is when you're working at a particular site, hook equipments and tools. Lahat ng data na makukuha mo dun sa area na yun, pupunta lang sa computer mo sa office. That's telemetering. And then she did work on biophysical characterization and assessment also of the Dauin watershed, Maragang watershed, Kaliwa watershed, where she has authored also. Characterization and vulnerability assessment of mountain killing, ito yung topic natin for this afternoon. Did work in the upstream watershed of Santa Rosa and Binyan. She also did effects of reforestation of hydrologic behavior and carbon stock of selected watersheds. Ginawa niya nila study yung determination of carrying capacity of freshwater lake for conservation, livelihood, and sustainable development. Ginawa rin nila yung biophysical vulnerability assessment of Glan watershed and Alingay watershed. So more or less, she's been doing work on this assessment and evaluation of different watershed areas all over the Philippines from Luzon to Mindanao. Kasama dyan, mga Lake Buhi, Bacos San Chidoro, Santa Cruz Watershed, Nayung Watershed, Tagudin Ato, Buswamlo Watershed. So she's pati watershed ang pinagagawa niya. Pati yung Talipanan watershed sa Puerto Galera. He also did work in the rehabilitation strategies for important trees in selected parks and roadsides. Also did a tree health assessment of Benguet Pine, Jimbalina Nara, and Bain Tree as seed sources. So right now, yung kanyang ongoing researches ay mostly vulnerability assessment of selected watershed in the Philippines with coastal areas. At saka yung ecosystems perspective to land use planning and zoning in highly dense urban areas. Karami pang pwedeng sabihin, ngunit para hindi na pahabain masyado, para mas marami siyang masabi kay sa akin, ibigay ko na po ang ating topic for this afternoon. I think this is very relevant to us kasi it's the watershed that's affecting our community and the adjacent communities like Calanda. Ito sa papuntang ko. So let me present you Ms. Fe Ocion. Good afternoon to everyone. Masyado nung haba yung introduction. Anyway, so actually, the vulnerability assessment that we did for Mount Ukiling was a pilot testing for vulnerability assessments. So siya talaga yung nauna na ginawa namin para mag-pilot test kami na makakuha kami ng variables to assess also most of the critical watersheds sa national. So that's about 140 river basins all over the country. So before we did that, we had to pilot test to determine the right parameters in assessing for hazards inside the watershed. So pilot testing, ano namin talaga yung Mount Magiling. So to start, so by location talaga, tropics, yung Philippine watersheds are usually naturally prone to environmental disasters kasi nasa Ring of Fire tayo. So we are vulnerable to so many earthquakes, steep topography, poor vegetation, and socioeconomic pressures which contribute to the problem. So alam na natin ngayon, due to climate change and recent developments, na-highlight talaga yung effect ng climate change, especially sa inside the watershed. Kasi usually, the hazards happen inside the watershed. Most of the hazards, like landslides, flooding, soil erosion, usually that happens inside the watershed. Yung watershed kasi, it's a closed system.
and can be a management unit in itself. Parang if you assess the watershed, ang ginawa kasi namin, before we do the vulnerability assessment, we do a biophysical assessment or a characterization of the watershed. Parang kumbaga sa tao, you also describe a person, parang kinakaracterize mo siya. Halimbawa, kalbo siya, di vulnerable siya sa ano, yung maubusan ng ano, ng tubig. Madaling mabuhaw kasi kalbo yung bunbunan. Parang gano'n, or if a person is fat, no, di vulnerable siya sa heart attack kasi yung kanyang ano, heart nahihirapan. So, vulnerable siya sa attack. It's the same with doing a characterization for watersheds. You look for the determining factors for issues inside it. Parang gano'n yung pwede ko i-compare while we're doing the vulnerability assessment. So, yun talaga yung aming ginagawa before we do the vulnerability assessment. But yung modeling na siya using parameters, but we do the characterization first. So, I'm going to present yung biophysical assessment that we did relevant to the vulnerability assessment that we did for Mount Makiling. So, ito yung UNDP model. Ito yung aming vulnerability, which is the degree to which a system is susceptible to or unable to cope with adverse effect of natural or man-made anthropogenic hazards. So, yun yung pinaka-definition namin ng vulnerability na ginagawa namin. So, these hazards can be natural, katulad ng mga flood, drought, landslide and erosion, or can be man-made, katulad ng mga vulnerability sa deforestation, biodiversity loss, fire, and water pollution. So, to start with, kasi nag-identify kami ng mga issues around the Mount Makiling, one is landslide. So, ito yung isa sa pinilot test namin, gawa ng vulnerability assessment. Actually, for Mount Makiling, it's sedimentation, flooding, and landslide. So, yun yung formula actually for landslide. So, the slope fails when the driving force is greater than the resisting force. Present ko mamaya yung details niyan. So, ito yung methodology na ginawa namin, which is the field mapping, aerial photographs. Yun yung aming mga base maps na pinagkunan. Remote sensing imagery, katulad nung nakita niyo yung unang, actually yung nakita niyo yung picture na una, that's an imagery, Google imagery. Mataas ang resolution niya, kaya akala mo aerial photography na siya. Kasi ang resolution niya ay 0.6 meters. Parang nag-aerial photography ka na rin. Gamit niya ay quick bird. Yung mga Google imagery, siguro familiar kayo sa mga Google imagery, di ba? That's a quick bird imagery, which is mataas masyado yung resolution niya. Kaya it's almost aerial photography. So doon kami usually nagko-correct ng mga land uses and identifying yung mga vegetation sa imagery na yun. Or we also have a higher resolution, which is yung IFSAR. So ito na nga yung aming ginamit. Most of the study that we did, we use the geographic information system kasi ito na yung pinakamadali na mag-study ng very large areas. So, okay, to start with, alam na natin yung location ng Mount Makiling ay nasa southern part ng Laguna Lake. No, it's a volcanic mountain located south of Manila. So, ang kanyang latitude long location ay 14 degrees, 5 minutes and 59 seconds, 214 degrees, 12 minutes and 4 seconds. Sa latitude naman niya is, ang longitude niya pala ay 121.09 minutes to 121.18 minutes. So, yun yung pinag-aralan namin na square, yung buong Mount Makiling. So, kung makikita nyo to, ito yung lima kasi yung sub-watersheds or tributaries that directly
drain into Laguna Lake. One is, one is itong bagong silang. Ang drain niya dun sa Baina, sa Kalo. Ito yung river na yun. Kasi ang watershed, pag may river, you have a watershed. Kasi watershed is topographically degraded area, yung i-degrade mo siya sa ridge, that's being drained by a river system. Okay? So ito yung Kalo, andyan yung sa taas yung bagong silang. Bagong silang, so nag-drain siya sa bae. And we have the Tabon. Ito yung mga nasa Erie part. Erie, ITB, Animal Science. So yun yung Tabon. And drains dito, actually yung Mulawin, which is yung river natin dito sa UP mismo, yung Mulawin Creek, yan siya. Tapos i-intersection yan siya sa Tabon, dun sa kabutanan ng Laguna Lake. Sa Kabalitan. Yan, nag-join yung dalawa. And we have yung Dampalit, di ba yung may waterfalls? And also yung Pansol. Yan. So yan yung mga tributaries that drains directly into Laguna Lake. Ito yung Laguna Lake. So, ito yung mga river system. Hindi lahat yan may, kasi stream ordering na yung ginawa namin yan, hindi yan lahat may tubig. Kasi yung mga first order stream usually, which relate also sa topography, walang tubig yun. We call them the ephemeral streams. Yung ephemeral streams, nagkakatubig lang siya pagka yung umuulan, dun dumadalo yung tubig. So we call that ephemeral streams. So yung nakikita niyo dun sa baba naman, yung mga Mulawin Creek, yun yung mga may tubig, dinidelate pa namin yung mga first order yan. So akala mo ang dami-dami. Yan. Pero mostly, yung mga higher order streams lang ang may tubig. So, pinaka-mataas na order na stream dyan, yung Kalo, which is a fifth order stream, and sumunod na yung Mulawin, which is a third order stream. Yan. Lahat yung mga lahat ng watersheds na yan, they're considered as small watersheds. Maliit. So, nagawa rin kami to describe the climate, yung rainfall. Interpolate namin yung rainfall patterns sa four Pag-asa stations. Kasama na yung Batangas, UPLD, UPLB, Pasay City, and Cavite na 35 years daily rainfall pattern nung apat na stations. And ang GIS program na talaga, yung mag-interpolate yan, we just input the data. So, yan yung output niya, which is the isohyetal map. So, yung isohyetal map, ang mahiling ay nasa 2,000 to 2,250 millimeters annual rainfall. So, yun yung ng kanyang rainfall. Yung mga dinidiscuss ko, these are actually parameters that we have inputted into the vulnerability assessment. So, ito naman, yung land classification niya. Okay? Yung green is the forest reserve, which was declared in as a protected area 1910 pa. No, it was declared as a protected area to provide venue and laboratory in scientific and silvicultural research studies. So, alam na natin yung mga features niya, may landmark siya ng mga mud spring, flat rocks, mga cool na creeks, waterfalls, caves, and mountain peaks. Alam natin yung peak 1, peak 2, peak 3. So, yun. Ito actually, kung makikita nyo pa, kasi naka 3D landscape siya. Naka 3D landscape na to siya kasi parang simple lang siya tingnan ng maps. But yung paggawa namin nito medyo mahirap. Kasi yung buong area na yon, we had to digitize the 1 to 10,000 topographic map ng Nambria. Napakaraming lines nun.
i-digitize namin talaga yung lahat-lahat. So, it took us about 1 month to do that. Yung pag-digitize pa lang nung one student outside to come up with the, yung klase ng naka-3D landscape na yan. So, kung makikita niyo yung, ito yung crater ng Mount Makiling. So, yan din yung location ng sinasabi yung peak 1, peak 2, and peak 3. So, ang land classification niya, kasi ang Mount Makiling, when you say Mount Makiling, it's almost synonymous to the Makiling Forest Reserve. So, yun yung kanyang delineation, yung green portion na yan. Yan yung Makiling Forest Reserve. And the brown area here is classified as alienable and disposable. Pwedeng ariin. Pwedeng ariin. Bakit may brown din doon sa may pagano? Ah. Okay. Ito yung sa ni Dampali? Ito? Yeah. Yan yung Dampali na water siya, di ba? Yung sa may waterfalls. Kasi remember, ito yung ano kaya nakalagay na sa alien na bagay disposable. Inano nila ito na parang yung pinagkunan nila lang gravel. Yung sa... Yung bundok nila. Kwari. Kwari. Yes. So, actually, yung portion na yan, pero makikita lang natin mamaya na that should be also a protected area. So, yan yung, yan yan mismo. Yung area. Okay. So, ito naman yung kanyang geologic map. So, isa ito sa mga ginamit namin na parameters. So, ito ay yung mga green portion ay quaternary volcanic, mainly basaltic and side flows with associated pyroclastic deposits. Kasi syempre volcano siya talaga. So pyroclastic talaga yung kanyang geology. And then the itong brown na to ay quaternary alluvium and consolidated deposits of silts, sand and gravel along valleys and coastal plains. So yun yung kanyang geology. So, nagawa ng ano, actually nagkaroon ng joint geologic and seismic study ang FIVOX at saka ang federal government ng Germany. So, they come up with a more specific geologic and seismology study of the Makiling Corridor. Kasama na yung Mount Makiling. Actually, mas malaki pa siya. So, kung makikita niyo itong ano, mga identified feature, ito yung debris avalanche deposit of the summit caldera. The same with the Mount San Cristobal, ano pa to isa? Yung Sacred Mountain? Banahaw. Ang Banahaw. Before, caldera yon, may tubig. Kasi crater siya. Okay, caldera ang tawag doon. So parang yung caldero may tubig. Ganon. Kaso, syempre, kasi unstable yung ano na yan, nagbumigay yung isang side. So, kanagaroon ng debris avalanche deposit doon sa Santo Tomas side. Kaya yun yung matalik talaga na side eh. Kasi doon siya nag-avalanche. Kumbaga before, bumigay yung caldera na yun. Doon nag-avalanche yung mga pyroclastic materials. And then also, kung hindi nyo alam, itong Alligator Lake is a Maar. Ano ba yung Maar? Yung Maar, M-A-A-R. M-A-A-R. Okay. Yung Maar ay isa siyang volcano nag-erode before nung past. Siguro thousands of years ago, nagkaroon siya ng napakalakas na explosion. Isang one-time explosion siya. Yung biglang explosion. So actually, crater siya. Crater, volcano, na nag-erupt nung noon pa. Usually, ganun yung ano ng mga Maar. Yung biglaan, kaya hindi mo makikita na parang may bundok. Unlike other volcano na magra-rise pa muna yan before erupting. Ito siya, violent eruption siya agad. So, the same with yung Seven Lakes ng San Pablo, those are Maar. Kaya yun yung sinasabi nyo na bakit may sulfur, minsan pag ano na. Kasi nga, some of the times pag nag-react sa ilalim, syempre magra-rise yung ano ng sulfur. Kasi nga, parang crater din siya. Is it the same as that lock?
Yan yun. Yan po yung tanlak. Yung ito pong ano na, ito po yung tanlak. Okay. So, yun talaga siya ang ano, but it's a art. Kaya sabi nila malalim. Kasi malalim talaga yung ano lang, ano. Hindi, maabot ano. Yes. Connected po siya sa, lahat yan sila connected. Kasi, hindi lang po yan yung sinasabi nila ng volcano. Yung pong dun sa mini parasol, kung makikita niyo yung red, yung mataas, that's called a tuff volcano. Volcano yun. Siya ang volcano na nag-erupt din before, pero ang ini-eject niya ay tuff materials. Yung mga red cinder, which is yung parang porous. Porous material. Na kaming mga horticulturists ay ginagamit namin. Yes, exactly. Para maganda yung drainage. Yes. Pero bawal na yun. Kasi nga yung red cinder, minsan may iba. Remember, kasi puting lupa dun sa kabila. Puting lupa naman yun. Pero porous material siya na gray-white naman yung kanyang material na ini-eject. Parang ganon. So, kung makikita mo, yung river na yun, yung Pansol River na yun, ay almost ephemeral siya. Kasi ang material doon ay porous material. Mostly pag ano, nagbumababa agad siya, nagpe-penetrate yung tubig. Only kung malakas ang ulan, tsaka siya magkakaroon ng tubig. Kasi porous yung material meron doon. Compared to other yung river system na tinuro ko kanina, yung Lima. So, ito yung kanyang soils. Siguro mas naiintindihan nyo ito kaysa sa akin. So, ito yung kanyang soil composition. Kinuha namin ito sa Bureau of Soils. So, parang secondary ano siya, information. And this one naman, sa Pag-asa, ito yung may national data na sila nito, typhoon incidents. And Mount Makiling belongs to yung high siya. Hay ang kanyang incidence for typhoon na dumaan sa Pag-asa na information. And ito yung sinasabi kong digital elevation model. Kami yung didigitize namin yung topo map. Well, it's a 10,000 topographic map siya, so mas mahirap siyang gawin. But we have to come up with a digital elevation model. So this shows na ang Mount Makiling hanggang 1,100. Ang elevation niya towards peak 2. Dito banda yung peak 2 and peak 1 and peak 3. Peak 2 yung pinakamataas. So yan kung makikita mo, dun yun sa summit ng mga crater. Kung inaakyat nyo man yung mga peaks na yon. So makikita nyo yung dito. Tapos towards yung 0 to 100 itong view. So almost dun na siya sa sea level, kasi 0 to 100 yung ibang area. Nakalimutan kong i-mention, ito dito, yung bundok nila natin sa likod, yung puto. Ito yun. Volcano rin. Siya po ay tawag na Labadong. Actually, nung unang panahon, kasi magpumundos ka ng volcano, di ba? Magra-rise siya ng ganon habang nagre-react sa ilalim. Okay? Supposedly, yung lava, paakyat na siya ng ganon, kaya nagra-rise din yung bundok. But then, something happened below na na-stop yung pag-erupt niya. So, ang tawag doon ay lava dome. So, hindi siya nag-erupt. Parang tigyo. Hindi pa rin siya mag-erupt. Kasi ganito, pagka yung lava, no, hindi siya lumabas, hindi siya nag-erupt, magsosolidify siya into ang tawag natin yung mga igneous rock. Kaya yung ilalim niya ay very hard. So, I guess hindi na siya talaga mag-erupt. Pagka ganun, solid kasi pag nasa ilalim ng erupt, hindi na-expose sa air. Solid igneous rock ang ano niya. But pag katulad ng mga tuff, di ba, nag-erupt siya ng ganun, pag eject na ng ganun, na-expose siya sa air, kaya nagiging porous yung material. So, with the lava dome na stop na yung eruption niya,
So, very hard yung material na yun. Yung makiling mismo, yung pa yung possibility na mag-ero. Pero very slim naman. Kasi yung geologist nung sinabi niya, may possibility. Remember, yung Mount Pinatubo, 625 years siya na dormant, but it erupted. So, hindi natin pwede sabihin na hindi mag-i-erupt ang Mount Makiling. Pero it's very slim. So, ito yung coming from the digital elevation map, we come up with the slope map. Kung makikita niyo yung red, ayan yung slope niya ay 50 and above percent na slopes. Ang tatalik yan. Very steep slopes. Tapos, yung kanyang green, yung green naman niya, yan ay 30 to 50%. And the blue, 18 to 30. And cyan, 8 to 18. At saka yung yellow, yan yung 0 to 8. So, ito yung mga land use sa Bulawin. So, yung mga green na yan, mga forested pa yan, mga secondary forest na actually. So, yung sa Bulawin, marami pa siya, at saka sa yung sa Dagpalit, and also yung upland ng Panson. But ito namang brown, if you can see that, that's agricultural. Agricultural, tapos mga grassland yung yellow. So, yun yung land use niya, tapos yung gray, yan yung mga built-up areas. Ayun, actually. Yung ginawa lang namin na land use, yung lima na pinag-aaralan namin ng watersheds. Pusha. Diyan kami yung areas na yan yung sampling station namin for water. Yung result actually ng water namin, kasi tinatry namin tignan sa pollution, lahat ng sa watersheds na yan have normal physico-chemical analysis ng water, except for yung Bulawin, medyo mataas ang kanyang nitrate phosphate. Related to nutrient loading. Alam naman natin siguro kung bakit. Kasi dumadaan yung water river system na yan sa infirmary, sa UPLD. So, mataas ang kanyang nutrient loading. So, UPLD ang contributory? Yes, for Bulawin. Ang tabo naman, mataas siya. Siya yung pinakamataas when it comes to sedimentation. Kasi, kung makikita nyo dito, agricultural siya. So, usually, when we see land uses agricultural, na-anticipate na namin yan. Mataas ang sedimentation. Alam namin yun kasi yun yung ilog na dumadaan mismo sa aming subdivision. So, it's always, especially during rainy season, talagang brown siya. Brown. So, siya ang pinakamataas pagdating sa sedimentation. So, ito yung ginawa naming model for the vulnerability assessment. At ito yung mga factors, rainfall 20%. Ito yung analysis na ginawa namin for landslide, vulnerability assessment to landslide. So, yung rainfall niya 20%, the slope 40%, yung land cover or vegetation is 20%, and geology soil 20%. Ang pinakamataas slope, kasi ito talaga yung nag-dictate ng landslide, yung slope. So, siya yung pinakamataas na factor, 40%. So, i-join namin yung lahat to come up with the polygon and vulnerability of different different portion of the watershed. Kasi i-unite namin siya later doon sa socio-economic vulnerability class, which we also do interviews sa social side. Para contributory ng social side, para further maging vulnerable yung watershed sa landslide. So, it's yung mostly activities na under sa social side to come up with the vulnerability na for landslide. So, ito yung aming ratings na ginawa. Pagdating sa rainfall, 2,000 and above, 500 and above, very high ang vulnerability niya sa landslide. So, pag ito yung mga variables, so 1 for very low, so below 1,000, at sa very high, 2,005 millimeters of rainfall yearly. Sa slope naman, pag 50% and above, that's 5. Tapos high, yan, as you go down, hanggang sa 0 to 8, very low 1.
Sa land cover din, ganito yung ginamit namin ng mga parameters. For close canopy, very low and high for most of the areas sparsely vegetated. Ganito po kasi ang ginawa namin kasi ang computer, especially the GIS program that hindi niya i-recognize pag i-input mo dyan na vegetation covered ng forest, hindi niya ma-recognize yun pagdating na sa modeling. So we had to do numerics, we had to translate it into numerics. So ito nga yung ginamit namin, 5.321, 1 for very low and 5 for very high. So i-reclassify namin yung mga maps na yan, ng mga variables, nalalagyan na namin na 1, 2, 3, 4, 5 kasi yung nire-recognize ng computer. So, patulad yan. So, slope is 40%. Yan. Geology, 20%. Yan yung mga ginamit namin mga ano. So, for slope, halimbawa, 5 yung kanyang ano, yung very high. Ikaw multiply namin siya ng 0.4, which is equal, sample lang po to, 2. Ganyan. Map computations po yan. Hindi po yan namin nilamanual. I-input lang namin yung mga spatial information na yan sa program, sa GIS program. Siya na ang gagawa ng mga map calculations. So, yan po yung kalabasan. So ito na nga po yung slope ng 40%. So, kung red dyan, 5. Ang variable yan, yung spatial location na yan, 5. Kung yellow naman, ay 1. Ganon. Sample lang ganon. Kasi reclassified na to. For soil, pag red, 5. Pagka green, 4. Pag blue, 3. Pag cyan, 2. At pag yellow, 1. So, 10% yan. Mga modeling na sa computer siya. So, itong dalawa naman, yung geology. So, red. Red, ibig sabihin 5. Tapos blue ay 3. Sa rainfall naman, kung makikita natin, iisa lang, which is high, 4 ang value niya. Kasi nakita niya kanina, di ba, sa 2,550, yung kanyang ano, so that's high. So iisa lang yung kanyang ano, which is ang numeric niya is 4. Tapos sa typhoon incidence din, the same, mataas din. So, i-overlay ng computer lahat ng information na yan to come up with the final vulnerability map. So kung makikita na natin yung bundok, the red areas, ang vulnerability niya is very high. So yung green, high, blue, medium, and then yung kanyang cyan ay low, and yellow, sa baba, very low. So ito na yung vulnerability map na nagawa namin for Mount Makiling to assess for landslide. Yan yung values. And yan yung reclassification na ginawa namin. So, to come up with yung vulnerability. So, yon. And then, ito nga yung kasi in-assess namin yon, inikot namin lahat around the Mount Makiling, looking for landslide sites. Magko-correspond talaga siya dun sa 5. Kita niyo yung red? Very high yung vulnerability. At ito rin yung landslide areas. Or very high or very high. So, dun siya talaga tatapat. Which means na yung model na ginawa namin is reliable yung kanyang information. So, kasi i-verify namin na talaga siya sa actual. And then, sa floods naman, So, yan yung mga, dinidinig namin yung floodplain area, which is yung hanggang 20 meters above sea level. So, ito yung considered na floodplains. Ito yung vulnerable areas sa flooding. Itong areas na yan. So, pumakita niya yan, Bayog, Mayundon, Maahas area, Santo Domingo, Kabalitan, yan. Mga areas na yan are floodplains. So, vulnerable siya. So,
nag-analyze kami, ito yung ginagamit namin. Kasi ang flooding, is supposedly ang flooding, pag nag-overflow yung river mo, mag-flood na talaga. Okay? So ano ba yung mga factors na pwedeng, like yung isang area namin yan, 3 cubic meters per second, then yung discharge ng ilog. Ibig sabihin, dumaan yung that much water, 3 cubic meters sa second, sa isang point na yun sa river. Mostly dun talaga sa drain na niya. So ganyan yung kadami yung tubig na dumadaan per second. Ganyan yung kinuha namin yan na discharge. So para malaman namin, kasi nagbo-modeling kami, kung anong level ng rainfall ang pwedeng mag-overflow na siya. Kasi flooding na yon. So, ito yung kasi yung general ng water balance equation. Ito yung watershed mo. Okay, ang importante na dyan ay siya ay isang conservation of mass in a closed system. Closed system siya. So kung may topographic na yan, lahat ng rainfall na pumapatak dyan, mag-discharge yan dito. Ang equation ng general water balance is yung precipitation, yung lahat ng precipitation, pagdating sa tapos is equal to yung discharge and then yung change ng evaporation. Kasi yung tubig, pag pumatak, mag-evaporate yung iba. Yung iba naman, mag-discharge dito. And then yung isa naman, mag-fall, nawala dito dapat yan, sa groundwater storage. So yun yung water balance equation na inalo sa watershed. Ginagawa namin yan to analyze for ng hydrology ng what we call plotting the hydrograph and rainfall. For a normal watershed, ito yung rainfall, okay? And this is the discharge. So, pag may peak rainfall na, yung mataas na rainfall, may lag time po yan na magpipik siya ng discharge. Kasi sa river, may katulad ng water balance kanina, yung iba mag-infiltrate, yung iba mag-evaporate, yung iba run-off. Okay? So, depending on the parameters inside the watershed, mag-dictate yan. Kasi, katulad yan, yan yung lag time niya na bago mag-discharge yung marami sa ilog. Ito na yung mga halimbawa, kung mag-aano ng flash flood, kailan siya mag-flash flood ba siya, ganun. So, yung factors na kinuha namin, mostly, pag ang watershed mo ay mataas ang kanyang, mataas ang relief niya, ito yung, mataas. Kasi ito mababa, di ba? Ganyan ang reaction ng hydrograph. Pag mataas masyado, may tendency siyang mag-peak agad, or flash flood siya. Whereas ito namang mababa, ganyan, ang reaction ng hydrograph. So maraming factors, kasama na yung relief, we also look into the drainage density and stream frequencies. Pag mataas yung mga stream density and stream frequencies, mas mataas ang mag-flash flood. So we also look into the bifurcation ratio. Bifurcation ratio. Pag mataas din yung bifurcation ratio niya, mataas din yung tendency niya mag-flash flood. And also the watershed shape. So ito siya, ito yung kanyang hydrograph, mas na mag-peak agad. Kasi ang tawag namin dyan ay circular watershed. Marami itong area, madali siyang dumating yung tubig dun sa kanyang discharge area. Kaya parang flash flooding. Ito naman B, nasa taas yon bago makarating pa dun sa discharge, medyo matagal, kaya matagal din yung kanyang peak. Eh, ito naman, gatong klaseng shape ng watershed, ay almost parang dalawa yung kanyang peak dun sa hydrograph. Tinuturo ko pa ito kasi dun sa ginawa namin modeling ng hydrograph ng Mount Mahiling. So, sa elongation ratio naman, pag elongated yung watershed, ibig sabihin nun, hindi siya vulnerable to flooding. Kasi manggagaling pa yung tubig dun sa malayo. Elongated kasi siya. So, kumbaga, nakadrain na yung nasa baba before makarating pa yung tubig dun sa, diba? Ganun yung na yun. So, it's opposite with circulatory ratio. The more circular yung watershed mo, the more tendency na mag
flash flood. Kasi circular siya. Lahat ng tubig, will makarating siya doon sa discharge area niya almost at the same time. So, mas madali yung, mas nag-flash flood siya. So, ilan na namin lahat ng yung lima ng watersheds. Actually, ang susceptible lang sa flooding ay yung Tabun. Kasi kung makikita niya yung shape niya, almost circular. So, siya yung Tabun na watershed. Pero hindi pa siya talaga perfect. Pag sinabi mong circulatory ratio of 1, yung almost perfect na siya na circle. Pero, siya na yung pinaka-circular. So, aside from that, looking into all the variables, yung mga bifurcation ratios, wave frequency and density, relief ratio, wala talagang sub-watersheds dun sa lima na vulnerable sa flash flooding. Pero bakit tayo nagpa-flash flood? Bakit pala nagpa-flood? Anong po yung tingin niyo? Ang daming urbanization. Kulang garbage. Sobrang daming ulan. Okay. That's one factor. Kasi with the climate change, ibubuhos niyang ulan in 1 week na supposedly six months na amount of rainfall. Parang ganun yung effect ng ano na climate change. That's one factor. Another factor, ano pa po? Vegetation. Silento. Impermeability. Correct. Tama po yun. Pero, ang pinakaano po ng mga makiling watersheds, hindi po siya flood-prone, di ba? Nagpa-flood tayo because nagra-rise yung mabilis yung level ng Laguna Lake, yung buong Laguna Lake. Doon ang source ng flooding. Hindi dahil, kasi normally, pag mag-flood, pag nag-overflow yung mga creeks, yung mga river system. But that does not happen sa mga sub-watersheds, sa mga nakikinig. Exactly because wala namang prone to flooding ng mga watersheds doon. Diba? Nagpa-flood tayo dahil nag-rise talaga yung water sa Laguna Lake. Okay, so anong factor meron nun? Sedimentation. Okay. Tama. Kasi po yung rapid rise, makikita niyo po yung ginawa namin ng hydrograph na yung mismo buong Laguna Lake. Kasi nga, siya yung reason that nag-flood. So we had to look into yung inputs ng buong 21 river basins ng Laguna Lake. Ginawa namin siya ng hydrograph kasi maganda yung data na nakuha namin na which is yung parang rainfall in 8 Pag-asa stations kasama ang UPLB daily rainfall nung at saka yung daily rise ng lake. So ito yung kinalabasan nung ginawa namin kasi yun nga ang cause ng flooding. So, noong 1972, ito yung 1 month niya na hydrograph, ito yung rainfall, okay? At ito naman yung level ng lake, which is equivalent to yung discharges na talaga lahat ng river basin. So, kung makikita niyo dito, ang kanyang log time ay itong this much, which is 2 weeks. Ibig sabihin, ito yung peak rainfall. Ang kanyang peak discharge ay 2 weeks. Time. 2 weeks time. Ito yung nung noon na 1 month na parang habagat. Kasi mga extreme events happens siguro mga after 50 years, ganun-ganun. Pero now with climate change, almost yearly na nangyayari yung mga extreme events. Katulad nung 1972 na yan, that's almost yung intense rainfall for 1 month. 1 month. Kaya siya talagang nag-flood. Siguro yung iba sa atin natatandaan natin yun na nagbangka na tayo dun sa okay. So, ito yun, 2 weeks. Pagdating ng Typhoon Belmi, that's in 1978. Okay. Ito yung kanyang peak rainfall. Tapos, ito yung kanyang peak discharge. Ito kasing peak rainfall na ito, mag-peak siya ulit dito. So, kung makikita mo yung kanyang lag time, that's 1 week. Okay, 1 week. Tapos, pag noong 1995, which is in Typhoon Rosie, hinag-graph ulit namin siya, this is the peak rain,
peak rainfall, kung makikita nyo, yung kanyang log time going into yung peak discharge is 3 days. And nung time nung typhoon Undoy. Sorry. So ito na yung peak rainfall. Wala na siyang log time. It's almost the same time. So, ano yung factor po doon na bakit ganon ang nagiging ano dyan? Hindi, actually, ang discharge is yung lahat ng water na nanggagaling sa upstream. Pupunta sa lake. Ano yung factor dun sa upstream? Kasi before, hindi nag-change yung ibang geomorphological factors. Diba? Like yung kanyang slope, lahat. Hindi nag-change yan. Even the topography does not change. So, what factor talaga dun ang parang culprit? Why? Kasi sa... Exactly. Deforestation. Urbanization, land use change. Remember, nung time nung noon, wala pang ganong kadaming subdivision, wala pang ganong kadaming mga resorts, wala pang ganong kadami na mga impenetrable surfaces na meron around Laguna Lake. So, between 1990s, naging rapid na talaga yung development around Laguna Lake. Favoring runoff. So, talagang yun, makikita mo na yung trend na nag-favor na nag-favor na siya sa water surface runoff. So, yun talaga yung isa sa pinaka-ano na factor doon. Plus the fact na talagang sa climate change nga, masyadong intense na yung rainfall, mababaw na nga rin yung lake due to siltation. I remember nung interview kami dun sa Santa Cruz na lang, kasi sa taas doon grabe din yung development nila sa taas into vegetation farming dun sa taas ng Santa Cruz. Sabi sa amin yung barangay captain, prior to mga 1972, ang depth ng lake na yun sa harapan ng Santa Cruz ay 2 kawayan. So you can just imagine ano yung depth na yun, 2 kawayan sa harapan lang ng Santa Cruz. And recently, alam naman natin ano na yung depth dyan sa area na yan. Diba? Parang 5 meters. Yun ang pinakamalalim. Tapos yung iba, ano na nga lang eh, mga 1 meter na lang. So ganun katindi yung accumulation ng sediment. Kasi sa taas noon yung sa Liliw, sa Nagkarlan, diba? Almost nag-encroach na ang vegetable farming into yung Mount Banahaw. Almost doon na sa supposedly protected area. So alam na natin yung farming doon, hindi naman siya sustainable na klase ng farming. Talagang grabe yung mga soils noon at yung mga geologic base niya ay very susceptible talaga siya sa kasi volcanic materials to, very susceptible sa erosion and landslide yung material. So, when you open up the area, tapos hindi maganda pa yung klase ng farming nila, ay talagang mahuhulog lahat ng lupa dun sa lake. So, ganun kabilis. Parang bababaw talaga yung lake. So, yun. So, itong ito yung IFSAR image yung ginamit namin. Hindi na namin yung level ng lake kasi sa GIS program. Noong 1972, ito yung mga nag-flood the area talaga. Alam na natin yun, di ba? Mabot siya sa National Highway, yung flood noong 1972. Kasi bin-verify namin ito through interviewing yung mga people sa level ng lake. Pero actually, interpolation na yan ng computer na bin-verify namin through interviews kung ano yung level ng lake na yun. So, naman siya. Kasi tingin na namin yung level, yung flooding dun sa lake, yung sa hydrograph. So, noong 1978, ito na yung mga nag-flood.
Ito yung 19 sa Rosing, and then yung sa... Ah, ito pala yung Rosing, and then ito yung sa Ondoy. So, yun, actual na yun siya. Kasi, i-interplate namin yung level ng ano dun sa lake. Tapos, i-flood namin siya. Kasi, very reliable na yung nakuha namin na ano, isa image reel. Ang kanyang resolution ay 3 meters. So, mataas. So, very reliable na yung data na makuha. So, ito yung mga flood prone areas talaga. So, ano ba yung mga culprit dyan? Ito na yun. Yung encroachment into the upstream area ng development. Dito. Alam na natin yung mga subdivisions na sa Pansol. Kasi, ayan no, yung mga surface na lang ng road na yan, this becomes drainage waste. Kasi napaka-wide yung road nila, tapos cement na yung mga bahay, lahat, cementado. Cementado na lahat ng surface, at na-aggravate pa yon kasi, di ba, remember sa Pansol, I said porous material yon. So, when it's during dry season, walang tubig yung mga river. Kasi hindi nila alam, nagagawa sila ng development ng mga resorts na nabablock na nila yung natural drainage waste. So, ang gagawin ng tubig, maghahanap siya ng sarili niyang daan. So, magka-flood yan talaga sa ano, sa mga road, sa roadside, sa kalsada. Kasi nablock na nga yung mga natural drainage waste. So, yun yung factor na yun. At ano ba yung mga impact nito sa ano na agriculture? Kasi, dun sa baba, na napaka ano sa agriculture, doon talaga yung mga agricultural or yung mga agricultural area. Impact talaga sa kanila yan when it comes to yung ano nila sa activities nila, agricultural activities. Nare-remember ko kasi nandun yung plantation kasi ni Pina, yung ano na yun. Usually, ang kasi fertile nga, kasi mga sediment yun eh, maraming nutrients yung lupa doon. So for 6 months of the, yung 6 months na yun, 3 months pa lang, na-flooded siya, hindi sila magtatanim, di ba? Pagkatapos, magtatanim sila after, fertile yung land na yun. What happened is, nung recently, konting time na lang yung nagtatanim sila. Kasi, nabasa na 6 months na-flooded siya. So, yun yung kanyang impact. Impact. That's reflected around buong lake na yan. Kasi hanggang Kalamba, ganun, mga agricultural yan eh. Kasi fertile nga yung mga areas na yan. At saka wide flood plain siya. So yun yung ano na, andun lahat ng mga ano activities when it comes to agriculture. So yun talaga yung impact niya na nangyayari. Kasi kung isinambag ko yung around Mount Makili, reflected yan actually around Laguna Lake. The same yung situation. So, yun. Affected talaga sila. So, ito na yung aming nirecommend sana na ano, na klase ng ano, na dapat i-protect nila. Itong Makiling Reserve. Tapos yung mga slopes na matataas. Yung net. Nadagdag dapat. At kailangan may regulation pagdating na dito sa floodplains. Kailangan talaga may regulation niya sa ano, sa bilis ng ano ng change ng land use. Dapat may regulation. Pagkatapos kailangan before doing any development, isipin muna nila kung this will create yung further impact when it comes to hazards. So hindi ba ang mga subdivision na yun nasa bundok? Yun nga po. Opo, yung sa Pansol sa taas noon, yung even yung Makiling High, yung subdivision, very steep yung slopes na eh. Hindi siya talaga appropriate for those kinds of development. Pinilit na. Oh, parang yung mga landscape. So, ito po yung inano ko na end. Okay, gato kasi yung hydrologic cycle. Kung makikita niyo po dito, the same, with the same rainfall, ano po yung effect niya? Mas matagal siya. Ito po, pag forested ka, more infiltration, mataas ang iyong reliable water which is the underground compared to surface runoff. Tapos since napipigilan naman yung mga sedimentation ano pag ano diyan, so blue pa rin yung tubig, clear. Kaya happy po yung isda. Manamoy. Ito naman ang puno, syempre mataas ang sedimentation mo, brown yung ilog. Ayan, mas
si Choke na, tsaka konti lang ang underground kasi nag-favor siya ng runoff. So, yun po yung pinaka-analogy lang namin for hydrologic cycle. So, isa pa po actually magandang recommendation po na gusto namin ano, yung to reforest or yung parang yung mga river edge, dapat may buffer po siya for agricultural, that's 20 meters both sides of the river na kailangan vegetation lang para to minimize sedimentation. Especially for yung sa Tabon area in Malawi. Yun, kasi yun yung agricultural. Yun po, at saka, syempre, kailangan reforest bare areas. Kailangan talaga na marami forest. Nakikita ko rin kasi po yung isang papunta sa ITV na yung mga ano na mga ilog, wala na yung buffering na yun. Supposedly, ang ano ng DENR po ay for urban areas, that's 10 meters both sides of the river buffer yun na kailangan protection. So, kailangan lang reforestation. Nakakamakot sa ITV, sinimento yun eh. Kasi sa Europe, hindi na sinisimento yung waterways. They're just natural vegetation. Yeah. O yeah, mas practical po yun. Para to come up din ano na talagang makaka-infiltrate pa rin talaga yung rainwater. And for forest areas, 40 meters ang buffer both sides of the river. So yun yung talagang by law. Yun yung dapat gawin sa mga tabi ng ilog. Dito tayo nakatira dito. Opo. Opo, yun po. So, yun po yung actually by environment, yung mga environmental laws na actually hindi po siya talaga nasusunod. Hindi siya nasusunod. But, especially now, na nakikita na natin yung effect ng climate change, we should be doing this. Yung bang hindi na tayo pwedeng magpapetit-petit na lang. Kasi, while it will not really solve 100% yung problem, at least it will minimize yung effect ng climate change. Yes, at saka yung mga bare areas, kailangan vegetated siya, kailangan covered. So, yun yung dapat siguro nating gawin. Might effect ba, like for example, marami na nag-inhabit yung sa bagong silang? Actually, ano nangyari doon, nakakatawa ng milenyo? Kasi right after nung bagyo, one week after, talagang inakit namin yun. Inakit namin. Isang buong mountain range nung bundok, bumigay po. Nag-landslide yun. Pero, ito. Saan yung side? Ito. Isang buong range ng ano, dito, sa taas, bumigay. May feeling po ako kasi yung flooding na nangyari noon, hindi po nag-overflow yung ilog. Yung water ay diluge ng water galing talagang taas. Ang ano ko doon kasi may sighting po talaga ng tornado noon. Tapos mismo natanong namin noon, nakita daw niya talaga yung napakaitim na tornado going up the mountains, papunta ng Mount Makiling. May feeling ako doon na talagang kumuha siya ng tubig sa Laguna Lake, ibinuhos na doon sa taas. Kasi doon sa bagong silang, konti na lang sila doon kasi natroma sila. Gawa nung, imagine mo, taas na siya ng bundok, nag-flood. As in, nag-flood ng matindi, hindi lang yung tubig, kundi mga batong malalaki. Pinapaalis. Yung na-interview kong isa doon, ano, kinikwento niya sa akin, sabi niya, parang nung time na yun, kasi hindi naman siya talaga malakas na bagyo eh, hindi naman siya super typhoon or anything. Parang nagkikwentuhan sila ng kapitbahay nila, doon sa kabilang bahay, habang nagluluto. Kasi morning naman nangyari yun eh. At one time na nagkikwentuhan sila ng gano'n, habang nagluluto siya, pagtingin niya doon sa kapitbahay niya, nawala na yung buong bahay. Nadala na ng pagkarami ng bato at saka napakalakas na tubig. At marami doon nung time na yun, nung milenyo, namatay siya doon. Kaya nagka-trauma sila actually. Parang yung iba nga doon na talagang umalis na. Kasi natakot. Pero extreme event yun. Sa akin, parang talagang ano na siya talaga. Parang extreme na yung event na yun. Kasi bundok na siya doon na taas na nag-flash-flash eh. Ay, siguro weekend, ano?
Kaya pa pang last slides to next. Yes. Kasi ako yung sa environment ka, parang tuwing may nakikita ako na halimbawa, especially ng Mount Makiling kasi dito na talaga ako lumaki. Parang pag nakikita ko talaga na di-destroy na, hindi pa siguro sa side natin, sa kabilang side, grabe yung nangyayari mga deforestation, change ng land use na masyadong mabilis. Parang I feel sad na kasi yung parang ito na yung playground ko since malita ko eh. So parang pag nakikita ko na gano'n na nag-change lahat, every time umuulan, hindi pa nga bagyo, eto hindi ka na makakross dun sa crossing kasi talagang madadala ka na ng baha. Yung parang gano'n. Pero hindi naman dapat kasi hindi siya dapat talagang gano'n yung situation. Considering na the watersheds ng Mount Makiling at niliit, yung potential niya for flash flood dapat maliitin. But so, kasama na rin siguro yung mga block drainage. So, I hope as tayo sa Akadim, gawin natin yung ating role. Kasi alam naman natin yung situation na ganito, baka pwedeng tayo naman ang means na para minsan mag-mitigate yung mga situation na to sa around Mount Makiling. Sa side lang natin, sa locally. So siguro tayo rin yung mga tao na we can do something about it. Okay. Thank you. Thank you very much. That was really a very insightful talk, no? So it's high opinion para sa atin. So, meron ba kayong mga tanong? I'm sure kanina marami nung... Ma'am. May tanong? May mga pa ba na may pakita doon yung... composite na pwedeng ilabas sa banda, kumbaga, for awareness, na kung nakita nila. They would be, ano. Actually, dapat series map siya. Ito, isa po to. Kasi ito yung recommended na, i-recommend ko na for protection na area around non-OPD. But I think in terms of the flood, maganda makita rin yung different towns and then probably right. Yung location ng highway, etc. Para makikita mo yung crowd. I think that would have more impact in terms of yeah. Ordinary. Yeah, yeah. Similar to this one. Nasaan tayo, banda? We are here. Yeah. Kita naman dito sa, ano na to? We can see yung location natin dito sa map natin. Ang itong UP, ito po yung UP. Yeah, ito po yung kita niyo po to, ito yung Mayundon. Okay. So ito yung National Highway, ito po yung Tabon Creek, at ito naman po yung UP, tapos yung Mulawi Creek na nandito yung dyan. Pingin ko po ang UPLB dati po nagdating ng 1978, very nice was my sister. Wala pa siya masyadong paving. Then you can walk freely, kahit maputi, okay lang. Parang ngayon yung mentality na ginawa yung campus na may simento, bawat lakaran, ano. Parang yung sabi ko, this will not make any difference from other UP campus. It doesn't add value because the people here thought, the developers here thought, that that will add value. They didn't realize that by putting more of those cemented, permeable surfaces, it adds up to what you say. I found gut feeling ko lang yan. Exactly. I think that should then, your knowledge that you share to us, that should then influence the policy that UPLB has now. I think that should be brought up immediately. So they stop, when they build buildings, they have lots of billboards, they're going to build buildings. Nakikita ko na, ang daming malalaking puno na healthy. Natatumbahin nila, they won't even think about balling them. And I think your study should be brought immediately, not only to UPLB, but to the national government, in fact, to the DNR secretary. And that should be a policy related to that kind of thing, which reflects in Mount Makiling as an example. EERDP naman is part of it.
Yes. Doon ba sa higher organization, maybe to the secretary herself. And so she can tell the national government, oy, pag meron tayong development build facilities, you have to consider this, this, and this, which she showed us. Yun po yung pwede kong sabi sa actually po, yun po yung thought ko rin po talaga. Yung nalulungkot din po nga ako sa within UPLB lang mismo, parang chini-change na nila lahat yung cement. No? But in fact, yung ginagawa ngayon ng mga Ayala, okay, Ayala, yung mga large development, ang parking lot nila ay gravel or kaya red cinder. Which is mas maganda siya actually na surface. Yun yung ginagamit nila. Or hindi siya talagang pure cement. Hindi ba parang may ano na pwede pa rin mag ano yung water. I am guilty because that was my mentality. But now that we have that information, kailangan na tayong pagbabago sa ating sarili at pagta-translate doon sa ating physical development. Dito man lang sa atin. So, ma'am. Yes, sir. This particular ma'am is 2009, apa ba? No. Aba. Aba, aba. Ito po yung time ng Ondoy. Okay. But may prediction ba kayo, for example, in the future, up to how ang extent ng flooding na? Supposing you don't have any mitigating projection. Pwede po kami gumawa ng projection. Parang ipoproject namin yung magiging level ng lake. So pwede namin siyang i-interpolate. Opo. Kasi ang pinaka-height na nga po nung ano, pwede namin i-interpolate yan na magawa kami ng scenario building. Yung last na slide wherein nandun kami yung brown yun, kaya lang wala siyang mag-detali kung anong lugar yan. But this one, yung brown kasi is flood prone, which okay. Is where I live. Diyan po yung bayo, sa may kare, diyan malamre. Opo. Ito po yung ano, ito po yung Santo Domingo, yung Tabon. Doon po yung nagdi-drain sa amin. Ito naman po, yung Malawin Creek. So, yan yung area po ng UP talaga. So, Iri, IPB, yung mga subdivision na ginawa na yun, mainit, yung na mga subdivision. Tapos ito naman yung sakalo na ang kanyang taas ay yung bagong sila. Tapos ito naman yung sa dampay. Kita niyo pa lang kung anong klaseng water shed dyan, di ba? Elongated. Except for Tabo. Yan yung circular. Itong Tabo. Medyo circular. Oo. Pero totoo po yan, talagang flag room kami doon. At yun talaga yung nagpa-flag. At saka di ba, nung nagkaroon ng flooding and that was the time na namatay yung isang ano, because makasama mga troso. Ay, oh, yung nilayan nyo po. Nag-reveal yung malalaking troso yung pinag-pupunod. Yung kulay. Yung Laguna Lake. Milenyo yun. Milenyo, i-dredge ko siya. Takal mo na nila. Pagdating na po yun. Kasi, if you want to manage your flooding, remember, flooding comes from the upstream, hindi naman po doon sa lake mismo. Okay, for the meantime, pwede mong mabawasan yun pag dredge mo yan. Pero, pag hindi mo pa rin minanage yung mga upstream niya, ganun pa rin yung lalabas sa lake. Wait, is there a talk with, let's say, LGU ng Pansol regarding yung pag-build ng mga resorts? Meron ba gano'n? May communication ba? Actually, gusto ko rin itong i-present. Kaya nga pumayag na rin ako kay sa sister ko na mag-present din. Kasi gusto ko rin i-present talaga sa ano ng UPLB. Ito kasi yung hindi ko nagawa before na kailangan i-present ko siya sa mga local governments. Pero so far talagang nalimit ako talaga sa pag-present para malaman nila yung ano ng situation. So far, this has not been presented yet sa mga I presented this one for sa mga ano, kasi kinuha din nila ako na lecturer pagdating na sa vulnerability assessment. I presented this one sa DENR, sa... I think we have to see audience with the Kalamba, with the background. Nung noon ay tinarget ko talaga yung Kalamba. Kasi Kalamba yung isa sa talagang medyo affected the area. So... hindi ko na lang siya talaga nagawa. Pero dito sa ko pala talagang i-target yun to present this study with them. So I presented this one with the LGU in Los Paños. Ah,
okay. Sa, at least sa Los Baños. I provided them with yung mismong study. Okay. Yung pinaka-kompleto na study na. Tapos yung, presented the same way as you did now? Hindi. Nabigay ko lang yung study. Palagay ko mas maganda yung presented. Kasi hindi pa nila mga medyo technical kasi. Sa mga hindi binasa yun. It's better. Ay, hindi naman. Kasi na-appreciate nila nung ginawa ko to na actually ginawang reference na to ng alam mo pa a lot of students, BS and doctorate, nagagawa sila sa doctorate nila, masters, ginamit nila ito as a reference. Ma'am, may maybe, how about talking to the provincial government and then present the whole Laguna. Pwede rin. Ma'am, mukhang responsive naman si government. Kasi ang naging problema nito, the ang pinakamaganda talaga mag-ano nito ay yung MFR. Which is, anong MFR? Makiling Forest Reserve. Sila talaga yung dapat mag-ano nito kasi sila yung anyways, when it comes to ano yung mga implementation of mga protection measures, sila talaga. Kasi before, itong MFR ay sa amin, sa DENR. Ngayon, nasa UP. Tinransfer sa UP. Ano yung dapat mag-ano pala, mag-join? Mm. So, pwedeng join talaga yun. Oh, sige, we have other questions. Medyo ano na tayo? Sige, ma'am. Hala. Hala. Actually, we're talking about these things na nakikita natin na parang kailangan tayo kumilos as civil society. Pagkatapos, nasabi natin na kapihan sa ang governance, like Gina, sila yung nasa governance area. Tapos, ang isa sa mga nakakasira ito, the business sector. Yung pag-develop, di ba? Plus, yung human activity. Sabi natin na climate change, yung pag-gasa climate change, daming tubig, tapos meron pang ipo-ipo. What has created that ipo-ipo, di ba? Yun ang mga tanong. Kasi hindi malayo eh. Uulit yun. Baka nga multiple pa, kagaya nung nangyari noong 2006 at ayun. Multiple yung ulit. Pero maliliit, konti lang yung na-upload niya. Actually, may message from the spiritual world. Pero hindi daw babasahin ngayon. So, yung Sister Protase is an intuitive. And she is in the realm of some revelations from the forces of nature. Parang sinasabi, ang sagot sa climate change ay mental change, consciousness, bale. Kung assert tayo sa political, sa business, okay yun. Pero parang napaka, parang ganun eh, no? Yung put on ang... So, ang laking bagay na ang UPLB ay, di ba, into education tayo. How do we effectively change the consciousness, not only of the students, but our colleagues? Kasi yung mga nakatira dyan, at saka yung mga nagde-develop na mga prospectors, dali, ano yun, taga rito din eh, yung iba dito din talaga nakagraduate dito. Yeah, what can we do about that? Kasi, and what can we do, not only sa physical realm, kasi may mga solutions na nasa ibang dimension eh. Like, sa isang scientific discussion, these things are the physical, pero meron sila pre-physical na energies, beings, or kung ano man. Before that happened, yung malaking milenyo ba yun? Milenyo, yung merong mga nagpakita doon sa mga taga-taas na yung mga kwento na hingi ng tubig, yung binigyan, yung greed, yung values, ay pinakita doon. And then sabi na eh, sige, ayaw niyo magbigay ng tubig, papadalan po kayo ng maraming tubig. Yung mga ganon. And then 2 days later yata nangyari yun. So I think we have to acknowledge, kasi mahirap gumala na tayo lang, physical. But if we are, if we consider the nature, forces of nature, matutulungan tayo. Ewan ko kung meron direct na sasabihin si Sister Flo, baka naman konting. Opo, ang hirap po magsalita kasi pagkaganito, ayaw ko pong magbigay ng takot, pero sabi nga po,
hanggang kaya ang pag-aralan, pagtulong-tulungan, may panahong parobong nakalaan. Ingatan daw po yung mga lagusan ng tubig na huwag siyang mababarahan dahil yun po ang pagsisimulan ng kalamidad ng ating lugar. Hanggang kaya daw po niyang alagaan ang kabutuhan, inutulungan niya po tayong linisin ito. Pero kung ang tao na raw po ang magsisimula na sirain ang kaligasan, tayo rin daw po ang magsasuffer. Meron po siyang isang pinaiingatan, yung tabon. Kasi po, kapag siya po ay nabarahan, talaga pong hindi natin maiiwasan yung bumulwak ng pinakamalakas na tubig na hindi niya po maiintindihan kung saan magdadaan. Siguro with that particular spiritual statement, at the moment, it's more individual ang nangyari, right? So, but hopefully, yung collective effort ng individual will be really able to reach other people. Kaya nga, para nakikita ko, in terms of yung promotion of the concept itself, ay mga assessment niya, something that can be really, maintindihan ng ordinary na. Of course, it's technical study, but I think it can still be translated into something that can be appreciated by most people. Okay? So, and with that, it's already 5:30, so we would like to, before we end, we'll give some token of appreciation, no, to our speaker. So, we invite si, okay, so this the Crop Science Cluster presents a certificate of appreciation to Ms. Betty Oshones for her invaluable contribution as resource person during the CSC Seminar entitled Vulnerability Assessment of Mount McKinley Watershed and its implication to local agriculture held today at the Crop Science Cluster. Okay, signed by yours truly, the chairman of the seminar committee, and our director. Okay, and also we have something naman. Okay, so we have, I think this is rambutan. And then this is vegetarian alamang. At money galing kay Sister Flor from Mindoro, from the senior school. Thank you very much.